Ayaw na ngang umalis mga idol na ito ni Andrew Wiggins sa team ng Golden State Warriors. Sabi niya nga sa kanyang interview mga idol, "I would love to stay here." Gugustuhin niya nga daw magstay sa Warriors ng dahil top notch daw ang pagiging isang player ng Golden State. Maganda daw ang treatment nila sa mga players at hindi lang yon, pati nga daw yung pamilya ng mga players ay maganda ang trato ng team ng Golden State Warriors. Isa nga daw silang malaking pamilya. At kung gusto nga ni Wiggs sa mga idol na magstay sa Warriors, siguradong ang team din ng Golden State Warriors ay gusto nga siyang magstay. Matapos nga ng pinatunayan niya sa NBA Finals mga idol, siguradong hindi napapakawalan ito ng Golden State Warriors. Nag-average lang naman siya ng 18.3 points per game, 8.8 rebounds, 2.2 assists, 1.5 steals at 1.5 blocks per game. Yan lang naman mga idol ang performance ni Wiggs sa NBA Finals. Two-way player talaga. At ngayon nga mga idol ay may 1 year na lang na natitira itong si Wiggins sa kanyang kontrata, 31 million, at eligible na nga siya mga idol sa isang possible contract extension. At baka nga raw mga idol, isang max contract din ang ibigay sa kanya ng team ng Golden State. Ang kanyang current contract ay 5 year, 147 million. Malaki yon mga idol. Pero kung kakayanin naman mga idol ng team ng Golden State na tapatan yan, ay why not naman, di ba mga idol? Nakita naman natin mga idol kung ano nga ang pwedeng maitulong ni Wiggins. Kaya nga dapat mga idol ay gawin ng Golden State Warriors ang lahat ng kanilang makakaya para nga mapastay etong si Andrew Wiggins sa kanilang team. Pero nga mga idol, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba gano'ng katagal ang dapat na ibigay na contract extension ng Golden State kay Wiggs? 1 year ba? 2 years? Or i-max contract na nga nila na 5 years? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-usapan nga natin etong si Danny Green dahil mukhang papakawalan na nga siya ng team ng Sixers. Ibinalita nga mga idol na aggressively shopping nga daw etong si Danny Green pati na rin ang 23rd overall pick na etong team ng Sixers ngayong free agency. At gusto nga nilang maging kapalit niyan mga idol ay isang immediate impact player na makakatulong nga dito kay Harden pati na rin kay Embiid. At ang isang nakikita kong dahilan mga idol kung bakit nga gustong pakawalan na itong Philadelphia mga idol itong si Green ay dahil nagkaroon nga siya ng matindi-tinding injury. Na itong nakaraang playoffs nga lang mga idol laban sa Miami Heat noong Game 6 ay nagkaroon nga ng ACL injury itong si Green mga idol, tapos dinagdagan pa yan ng LCL injury sa parehas na tuhod. Napakatagal nga ng recovery ng ganyang injury mga idol, tapos 1 year na lamang ang natitira sa salary ni Green, magiging free agent na siya. Kaya nga ayaw sayangin ng Sixers ang kanilang ibabayad kay Danny Green. Posibleng hindi kasi siya mga idol makalaro sa buong next season, kaya trade na lang siya kesa bayaran habang nagre-rehab. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang naging NBA Finals na ito ni Jason Tatum mga idol, yung kanyang naging performance. Pangit man ang kanyang ginawa mga idol, pero hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya. Dahil alam niyo ba mga idol, nung first NBA Finals series din ni LeBron ay ganun din ang kanyang naging performance. Ugly din mga idol dahil nag-average lamang siya ng 22 points per game, 7 rebounds and 6.8 assists. Medyo maganda-ganda pa nga yung naging performance ni Tatum kaysa kay LeBron nung unang NBA Finals nila. Pero nakita naman natin mga idol kung paano nga nag-bounce back itong si LeBron, kung paano nga siya talaga sobrang nag-improve sa kanyang mga next NBA Finals. Ginawa niya ngang malaking lesson mga idol, malaking motivation yung unang series niya sa NBA Finals at ginamit na yon para mag-improve siya ng sobra. At ngayon mga idol, kita na natin, LeBron James, 4-time NBA champion, 4-time Finals MVP. Kaya mga idol, dapat ganyan din ang gawin ni Jason Tatum. Huwag nga siyang panghinaan ng loob kagaya nung itsura niya nung interview nung matalo nga sila sa Game 6. Dapat gamitin niya nga itong motibasyon mga idol para sa mga next NBA Finals niya ay ipakita niya nga ang kanyang tunay na galing. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!